Magandang umaga po sa inyong lahat, guys. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, yung tinatawag nilang start-stop automatic and manual function, no? Pwede siya mag-automatic, pwede rin siya manual ang operation niya, no? Bago natin umpisahan ang diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Itong main contactor natin, ito na siya, no? Magnetic contactor natin. Ito naman yung stop button, ito yung start button natin. Itong dalawang R1 at saka R2, guys, ito na yung relay natin. Kahit 8 pins na relay na ating gagamitin, pwede na rin. Pwede na. Tapos itong T1 at saka T2 natin, T1 at saka T2, ito na yung sound delay timer natin. 8 pins din, no? 8 pins ang ginamit natin. Ito yung sa control circuit natin, guys, no? Kung saan nakapaloob yung push button natin, pati yung sa control nito, no? Ang A1 at saka A2 nakakonected sa control natin. Sa power circuit naman, ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung circuit breaker. And then contact sa magnetic contactor natin, no? Tapos ito naman yung sa overload relay natin. Ito na yung overload relay natin sa contact. Ito naman yung sa power circuit kung saan nakakabit sa magnetic contactor natin papunta sa motor. Ito naman yung selector switch natin, guys, no? SPDT. Ibig sabihin niyang SPDT, single pole, double throw, no? Itong selector switch natin pwede lumipat dito sa kabila. Kung makikita mo ito, guys, ito yung hidden lines, no, na pwede siyang lumipat dyan sa kabila. Ito siya, guys, wala tong kuryente, no, pag ganun ang position. Ngayon, guys, bago natin umpisahan na ating tatalakayin itong buong diagram, panoorin muna natin yung video kung ano ang function nito. Kung napanood nyo sa video, guys, ito na yung kabuuhang diagram niya, no? Ito na yung kabuuhang diagram niya. Pwede siya mag-manual, pwede rin siya sa automatic. Ngayon, umpisahan muna natin sa manual, no? Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2 ng 220 volts AC, kasi lahat kasi ito ay 220 volts AC, no? Pag nakaganon kasi ang position ng selector switch natin, ito ay manual operation. Ngayon, guys, pag i-press natin itong start button, magko-close ang contact nito. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Pagana ng magnetic contactor natin, i-close to ng magnetic contactor natin, no? Pag bitawa natin itong start button, guys, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang magnetic contactor natin. Ngayon, guys, pag i-press natin itong stop button, mag-o-open ang contact nito. Gaganon siya, no? So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong M natin, itong magnetic contactor natin, no? Pagpatay ng magnetic contactor natin, guys, mag-o-open ito. Pagbitawan natin itong stop button, guys, gaganon siya. Ngayon, ang kuryente dadaloy dito hanggang dito na lang, no? Dahil namatay yung magnetic contactor natin.
Ngayon, ilipat naman natin itong selector switch sa automatic, no? Ilagay natin dito sa kabila para sa automatic. Gaganon ito siya dito. Ngayon, ang selector switch lumipat sa kabila, no? Automatic ngayon, dadaloy ang kuryente dito, no? Gumana ngayon itong relay 1 natin. Paggana ng relay 1 natin, guys, i-close to ng relay 1, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Dahil nag-close ito, ang kuryente din dadaloy dito. Tapos ang kuryente din hanggang dito na lang, no? Kasi magko-close din kasi ito. Ang kuryente hanggang dito lang, no, dahil putol. Gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Gumana siya dahil nag-close ito, gagana din ang timer 1 natin. Ang timer 1 natin, guys, ay on delay timer ang ating ginamit, no? Kung i-setting natin siya sa ano, sa 30 minutes, after 30 minutes, guys, i-close niya itong contact niya, no, na normally open ang timer 1. Pag-close nito, guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang R2 at saka itong timer 2 natin, no? Paggana nito, guys, i-open to ngayon ng R2 natin. I-open to ng R2. I-close naman ito ng R2 natin, no? Ngayon, mamamatay itong R1 at saka timer 1 natin, no? Pagpatay nito, guys, i-open to ng R1. I-open to ng R1, i-open naman ito ng timer 1 natin dahil namatay yung timer 1 natin. So ngayon, mamamatay itong magnetic contactor natin, no? Kung saan nakakabit yung motor natin. So ganun siya, no? Ganun ang position niya ngayon. Ang kuryente ngayon dadaloy dito na. Gumana ngayon ang R2 at saka timer 2. Ngayon, depende na yan kung ilang seconds ang setting natin sa timer 2 para gagana ulit ang magnetic contactor natin, no? Halimbawa, nakasetting ito sa 5 seconds. After 5 seconds, guys, i-open to ng timer 2 natin. I-open to ng timer 2. Pag open ng timer 2, guys, automatic ngayon, mamamatay itong R2 natin at saka timer 2, no? Pagpatay ng R2, guys, i-open ito. Pag open yan, i-close naman ito ng R2 natin, no? Ngayon, tatakbo naman ngayon ang R1 natin. I-close naman ito ng R1. Tatakbo ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ang gumana naman ngayon, ang R1 at saka timer 1, no? Dahil namatay na itong dalawa, magko-close to ulit. Dahil namatay ang timer 2, magko-close ulit yan. So, ganun lang ang operation niya, guys, no? Pabalik-balik lang. Pagdating naman ng 30 minutes, i-close naman ito ng timer. Pag-close ng timer natin, gagana naman ang R2 at saka timer 2, no? I-open naman ito. Pag-open ito, automatic mamamatay itong magnetic contactor natin, no? Mamamatay, mag-open din ito. Dahil namamatay itong R1 at saka timer 1 natin, no? Paggana ng R2, i-close to ng R2. Tapos patay na yung timer 1 natin, i-open naman to ng timer 1. Ganun lang, no, ang procedure. Ngayon, dahil namatay na ito, mag-setting ka ngayon kung ilang setting ng timer 2 natin. Kung 5 seconds lang para tatakbo naman ulit ang motor, ang M1 natin, ang magnetic contactor natin na M, after 5 seconds, i-open to ng timer 2 natin. Mamamatay ngayon ang R2. I-close naman to ng R2 natin, no? I-close to ng R2. Dahil namatay na ang timer 2 natin, i-close naman to ng timer 2 natin, no? So ngayon, dadako naman tayo sa power circuit. Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1, line 2, at saka line 3, kung ang motor natin 380 volts, dito sa Middle East, 380 volts ang motor, sa Pilipinas, 440 volts ang motor. Halimbawa, paglagyan natin to ng power, ang line 1, line 2, at saka line 3, i-on natin itong circuit breaker. Pag gumana ang magnetic contactor natin na M, ang contact nito, guys,
i-close to, no? Ng magnetic contactor natin, i-close ang contact niyan. So ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang three-phase motor natin. Pag mamatay naman itong magnetic contactor natin, itong M, mag-open ang contact nito. So mamamatay naman yung motor natin, no? Pag gumana naman ulit, magko-close ang contact nito. Gumana naman ulit, ano, ang three-phase motor natin. Ngayon, kung mag-trip naman ito, guys, pag mag-trip ito, mag-open ang contact nito, no? Ito kasi yung sa trip natin. So, automatic ngayon, mamamatay ang magnetic contactor natin, no? Dahil walang supply sa line 2. Pag patay nito, guys, mag-open din ang contact nito, no? Pag open yan, automatic din ngayon, mamamatay ang three-phase natin. Pag i-reset natin to, guys, babalik to sa normal position na naka-close. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.